Hi guys, good evening po. And ngayon po, nagluto po yung mama po ng biko kanina. Ito po yung biko. Ayan. Ito po, ititinda po namin to bukas noon. Ako po yung nito, maglagay sa lagayan. Katulad nito guys. And hinaw na rin po ako, nakugas po ng kamay para of course, para malinis talaga yun, no? Ayan. So, ito po yung ginagawa namin. 10 pesos po to. Bali, isang ganito, 10 peso. Ito rin po yung nagsisilbing naging source of income na rin po namin. Yung pag titinda po ng biko every morning. And yung biko namin, nilalagyan po namin to ng peanut money. Yan. Yan, diba? Yan guys. So ito po yung balitin piso ba to? Yan. 10 piso. Yung paggawa po nito ng biko, medyo ano rin, no, mataas na proseso rin guys. Kasi unang-una, kailangan natin magkudkod ng niyog. Pangalawa, kailangan muna natin lutuin yung kilit o yung malagkit. Kailangan natin lutuin. And pagkatapos naman po, yun na natin ito ilagay sa kawa. And doon tayo gagawa ng, kung sa Bisaya word, latik. Gawing latik natin yung, ano, yung niyog at saka lagyan ng mga asukar. Yan. Makikita niyo po yun sa mga video ko kung nauna kung paano po ginagawa. Yung paano po paggawa ng biko. And ang kapasarap din ito, kasi may peanut. Yan. Sanay talaga ako sa mga ganito guys. No? Kasi nung araw, nung nag-aaral pa ako, isa din sa naging source of, ano ko po, allowance. Yung pagtitinda namin ng ganito. Noong nagtitinda ako every morning ng budbud, biko, and paminsan, ano din, nagluluto kami ng mga ulam at saka ititinda po namin sa mga kapitbahay namin. Kasi noong araw, mabinta talaga yung mga ulam, lalong-lalo kapag pasukan. Kasi yung mga tao kasi kapag umaga, hindi pa naluluto, so bibili na lang sila. Yan. Bukas, ititinda na namin to. And takakumsak po to sa biko, ay yung biko, tamang-tama po tong biko. Sa ano? Sa mainit, o sa malamig na umaga, kaya ano rin natin to? Ipares sa kapi or sikuati. Para mas masarap. Ganito po. Ganito po yung forma ng biko. Ikaw na kayo mga mapagod. Ito yung mga. Pwede kayo mga kwan. Kapi. May natapos na po ako, bali 10 na po. Ganito na po guys, di ba? So ito na po, 10 pesos na po ito. And bukas, ilalagay namin ito sa plastic. Yan naman sa plastic. Well na po kasi niyog, no? Siguro next day magano na rin po kami. Mag-donut na lang po guys. Magluto po kami ng donut at saka yun naman po ang ibibinta namin.
yung Biko namin, tuwing ano may okasyon, marami talaga ang nag-order. Kasi napakasarap talaga namin gumawa ng Biko. Lalo-lalo na yung budbud. Napakarami po nag-order tuwing kapistahan, may birthday, or any occasions po talaga. Marami ang nag-order sa amin. Ayan. Buti nga lang, meron yung makinarya no nga nagkukod-kod po ng lobby. Soon po, bibili na po ako. Bibili ko po yung mama ko ng ano, nung kudkura ng niyog. Para mas madali siyang magkudkod. Kapag wala po ako, siya lang po yung mag-ooperate, no? Kasi mahirap na rin po kapag manumano po yung pagkudkod ng niyog. Mas magana kung mayroong machine. Ikaw sa mga mama ko muna, guys. Ganito po namin gawin, ganito po namin i-form ang mga paninda namin ng Biko. Ayan po guys. Ayan, di ba? 10 piso each, pwede po kayong bumili dyan. Pwede kayong mag-PM kay Marang Humboy or magpa-deliver po kayo kay Marang Humboy. Yung malapit lang. Yung malayo, wag na, no? Kasi paano ko kayo mapuntahan dyan? Agas sa amin guys. Yung tubig namin hindi po walang agas. Yan si mama po. Kanina, ang tinitinda po ng mama ko is ano po? Kamote Q. Ngayong gabi, gumagawa po siya ng ganito. Lamig itong kamote Q case, no? Lalong-lalo kapag yung kamote is malabok. Ah, malapit na. Bukas ako po yung magtitinda. Sama po ako kay mama. So, bilang na kilo man, duha? Duha? Bali, ginagawa ng mama ko, guys, is bali, ano, 2 kilos and a half siguro. Kasi medyo marami. At least, no, sa isang ganito, merong 2 pesos. So, ayan po, maano na rin po, kapag pinag-ipon-ipon po yung 2 peso, and nakapag, ano kami, nakabuo po kami ng siguro mga 100 pieces, so meron po kami 200 pesos. So, malaking tulong na rin po yun sa amin, yung 200 pesos, guys. Masasolve na po yung ulam or di kanin, no? Makabili na po kami ng ulam, kanin, ganun. Bigas pala. And kanina pala, pumunta po ako sa Boki ni Ate Charing. Kung makikita niya po doon sa video ko po kanina, nagsama po kami ni Barbie Rider at saka ni Ate Charing po. Nasa nauna ko pong video. Ayan po guys. Abangan niyo po ulit, abangan niyo po yung bukas yung pag-upload ko ng video nga ako po yung maglibod. Ako po yung magtitinda. Sama ko kay mama, magtitinda po ako bukas. Medyo marami na po yung may mama, ganun. Ito na rin talaga yung naging panggabuhayan namin noong araw. Pati naman ngayon, na nagtitinda po kami ng iba't ibang tinda tulad ng budbud, yung budbud kamuting kahoy,
yung bunbunsuman, ganun. Yes, yan po ang mga pangunahin naming pinagkakitaan. Kahit ano, basta galing lang sa legal, pinagkakitaan namin, natitinda po kami. Nagtitinda rin si mama ng ano, ng mga snacks, ganun. At least merong pira sa araw-araw, di ba? So bukas guys, abangan niyo po yung pag ano ko po, pagtinda po namin ng Biko po. Di ba? Yan! Thank you so much. Thank you so much for watching, guys.